Guys, welcome back to my channel, Alamay Online po. Ang ating pong coins for today na pag-uusapan itong 1 piso year 2004 BSP series coins. Meron po akong ilang mga hawak nito at ito sa nakikita nyo, pare-pareho po ang kondisyon yan. Almost uncirculated po ayan, kung mapapansin niyo magaganda pa po siya. No? At ang 1 piso na ito guys, ito po yung tinatawag nilang transition. No? Kasi meron pong yung 1995 to year 2003 na non-magnetic, tapos year 2003 to year 2017 na magnetic, no? At itong siyempre sumunod year 2003-2004 yung pagpapalit, ibig sabihin kasi nung guys yung transition yung pagpapalit ng metal na ginamit dito sa year 2004, siyempre iba na yun. Diba? Kasi magnetic na itong series na ito, pataas eh. Mga magnetic na yan. At alam po ninyo, sa ibang bansa, napakahalaga niyan. Yung mga transition coin na yan. Binibigyan po nila yan ng value. Di po ba? So, ang tanong, ito kayang transition coin na 2004 na ito. Ganon din kaya dito sa atin, sa Pilipinas. Tignan natin ano. Titingnan natin yung website na ating madalas na pinupuntahan, enomista.com, at matagal-tagal din tayong hindi nakabisita doon sa NGC, yung Numismatic Guarantee Corporation. Kaya samahan po ninyo ako para sa inyo po itong information na ito. At ngayon pupunta muna tayo dito sa enomista.com. Bibisitahin natin kung ano po ang kanyang lagay ng itong year 2004 na ito, transition coin. At paki-comment nyo guys doon po sa may mga alam. Siyempre hindi ko naman alam lahat eh. Hindi naman natin kiniklim na alam natin lahat. No, kaya humihingi din ako minsan ng mga informasyon sa inyo. Kaya sinasabi ko na mag-comment po kayo kung ano sa palagay nyo itong year 2004 na transition coin dito sa atin. Especially yung mga matatagal na pong collector dyan. Comment po kayo guys at ako po ay magpapasalamat sa inyong informasyon na ibibigay. Ayan o, years 2003 to 2017 magnetic ang series nito. Diretso tayo sa year. Ayan, 2003, dalawa yan eh, kasi may cross dyan ito. Year 2004, at kung mapapansin nyo agad guys, 36% mataas ano, bold letters only. Ayan, ang value. So may value nga talaga itong year 2004 na ito. Especially sa UNC, uncirculated condition, 88.29. Mataas ang value rito. Sa Numista kahit mataas ang kanyang mintage, napaka-common po nitong year 2004 na ito. Kaya huwag po kayo maniniwala doon sa makikita ninyo na maririnig ninyo na hard to find na ito. Hindi pa po. Common po ito at napakataas nga po din ang mintage nito. At ayan nga po nandito sa enomista.com. Kasi at yung sumunod dyan, yung 2005 na napakasikat na rare na 1 piso, no? Ayan, 1.1% lamang. Ayan, at kung makikita nyo, sa verified condition lang, 776 na ang value dito sa Numista, di ba? How much more kung uncirculated condition? Ibig sabihin, mas mataas pa. Ayan, di ba? Dito na rin lang kasi tayo, no? So, kahit pa paano, accurate naman itong binibigay na value na itong Numista. Di po ba? Di naman tayo ang nagbigay niyan. Ha? Napakita ko lamang sa inyo kasi may mga nagko-comment na naman diyan na gawa-gawa lang yung mga value natin. Hindi po, hindi naman po sa akin 'yan. Ito po yung basehan natin, yung enomista.com. At iba rin siyempre yung doon sa NGC. So, nakabase kasi yung NGC niya sa Amerika eh, sa USA. NGC, Numismatic Guarantee Corporation. At mayang konti lang doon naman tayo pupunta. At paki-comment nyo guys, no, kung ano sa tingin nyo itong year 2004 transition coin. At ngayon naman, dito naman tayo sa NGC, Numismatic Guarantee Corporation. Yan, kung nakikita nyo, World Coin Price Guide. Diba guys? World Coin Price Guide. So, isa ito sa pinakamalaking website ng mga numismatic. No? Numismatic, ibig sabihin na yung pagsusuri at pag-aaral sa political at kasaysayan ng mga barya. Ayan po ibig sabihin ng numismatic.
Kaya hindi po tayo pwedeng magmarunong. Di po ba? Tayo po ay small time nakwan lamang, nangungulikta ng coin at small time vlogger lang din. At naisishare ko lang sa inyo yung aking konting alam, yun, napaka konting lalalaman lang. Ayan, so ayan siya kung makikita natin. Oh. Year 2004. So, didiretso na tayo dito. Ayan. Sino na bang familiar dito sa NGC, guys? Zoom natin para mas makita ninyo. So, kung makita nyo, guys, year 2003, no? Tapos year 2004, yung highlighted ng kulay yellow. Sa taas yung kulay blue, nandyan nakalagay yung mga kondisyon ng barya at yung XF na yan. Makikita nyo agad yung 2004 ay may value na 0.45. Mababa siya, no? Pero pagdating dito sa numeric reading na 60, tumaas na siya ng $3. Dollars po yan, guys, no? Ayan, no? Makikita nyo. Tapos sa numeric reading na 63, $5 na siya. Nasapawan niya na ng ganun kalaki ang ibang value ng mga barya. At pagdating naman dito sa numeric reading na 65, $7 na po ang year 2004. Na sinundan, no? 1.50 lang mga sumunod sa kanya, eh. Samantalang yung 2003, $3. Di po ba? Ayan ang kanyang value. So, ibig sabihin na pinahalagan pa rin dito sa NGC yung transition coin na ito, na tulad yung sabi ko kanina, no? Especially dito sa US. Mapagbigay sila, eh. Masyado silang mapagbigay sa mga pagpapahalaga tulad yung mga transition coin na yan. $7 ang value. Ibang bansa po ito, no? Hindi ko lang alam kung sinusunod ito dati, ito dito sa atin sa Pilipinas, eh. At marami nagsasabi, napaka-common lang ng 2004 at face value lamang yan. Dito sa atin, maaaring ganun nga. Pero ang katotohanan niya, may value po yan. Lalo ta uncirculated at grade 65 na coin. At pag nabigyan ng grade ng NGC yung mga coin, certified NGC yan, yan ang value niyan. $7, grade 65. Hindi na po natin maiaalis yan dyan. Hindi po ba? Kasi numismatic guarantee corporation nga po, eh. Hindi naman gawa-gawa lang yan. Hindi naman iisang tao lamang nagbigay niyan, na may mga pag-aaral po dyan. Kaya naging $7 po ang year 2004 transition coin. So ayun, guys, sana nabigyan ko ulit kayo ng magandang impormasyon, no? At pagpasensya nyo na po muli yung aking makaroon dahil may nagbag-video kayo doon. Mahili kasing kumanta yung mga tao dito, you know? At hindi tayo pwede makisali doon sapagkat pag lumabas tayo, makikilala tayo, nakakapagod po magpirma ng autograph. Ayan. So, hanggang dito na lang po muli ang ating content ngayon. Maraming salamat po. Pagpalain po kayong lahat, guys. Peace and out.